Tara, samahan niyo ako mag-refill. Happy Tuesday, mga Parsi at Marcy. This is your Mommy Roxanne. At kung di ka pa nakafollow sa aking page, ay baka naman. Nitong hapon nga ay umalis kami ni Gia para pumunta sa Kadiwa at kami nga ay mag-grocery at mamamalengke. Eto nga't kasasakay lang namin ni Gia ng jeep. Nasa area din na nga kami niyan, paliko sa May Dasma North National High School. Fast forward na nga tayo, nandito na nga kami sa loob ng SM Supermarket. Tuwang-tuwa nga yung bunso ko kasi nga binilang ko siya ng 4 na notebook. Kasi sabi ko nga sa inyo, nagsisimula na nga rin ako mamili ng mga paisa-isa nilang gamit bago nga magsimula ang pasukan. At dahil naabutan nga ako ng cut-off dun sa binibilan ko ng karne, kaya dito na nga lang din ako bumili sa loob ng supermarket at hindi naman sila nagkakalayo ng presyo. Pagkatapos ko nga bumili ng manok ay dumiretso naman ako dito sa bilihan nga ng baboy. Buto-buto nga lang yung binili ko at halagang 70 at 71 pesos nga lang yon. Then nagpakilo nga lang din ako ng kalahating giniling at nagkakahalaga nga yun ng 136 pesos. Kasi ang budget ko nga ay 3,000 pesos kasama na nga grocery at pangulam namin sa loob ng 15 days. At fast forward na nga tayo, nandito na nga kami niyan sa bahay at inuna ko nga lang munang asikasuhin itong mga karne. Hindi ko na nga muna pinaghuhugasan yan bago ko nga ilagay sa lagayan dahil wala nga tubig. Sabi ko nga sa inyo, kahit kumurap nga lang yung ilaw dito sa amin, nawawalan talaga ng tubig. Nang mailagay ko nga sa mga lagayan, inilagay ko na nga rin dito sa may loob ng freezer. Pagkatapos ay pinaglalagay ko na nga rin itong mga pinamili kong sibuyas at bawang. Hindi na nga ako nakapag-video kanina habang namamalengke nga kami dahil inabutan kami ni Gia ng napakalakas na ulan. Kaya naman hindi ko rin nilabas yung cellphone at baka nga mabasa. Tapos ang dami ko pang bitbit, tapos kasama ko pa si Gia, kaya naman hindi ko rin talaga kakayanin na makapag-video. At dahil 3 talingan ng kangkong at 1 kilong pechay nga yung binili ko, kaya naman hindi ito magkakasya sa lagayan ko, kaya iplinastic ko na nga lang. Ganun nga din yung ampalaya at saka mais. Napakasarap nga bumili dun sa Kadiwa kasi nga yung 3 talingan ng kangkong ay 20 pesos lang. At i-flex ko na nga rin itong ref namin na wala nga kalaman-laman. Then inayos ko na nga rin itong mga gulay na pinagpa-plastic ko nga at pinaglalagay sa lagayan. At ewan ko ba ba't may baso dito sa ref, at eto nga yung pansit ni Sena, o matigas na. Pati nga itong lumpia wrapper, kaya itatapon ko na nga rin yun. Then nilagay ko na nga rin yung iba pang mga gulay dito sa loob ng ref. Ansyala ng ref namin, tumutunog talaga pag matagal na hindi na isasara. Nang matapos ko nga may ayos yung mga karni at gulay, ay sinunod ko namang ayusin itong grocery ko. Hindi ko na nga na-videohan yung pag-grocery ko dahil sabi ko nga sa inyo, bawal na mag-video sa loob ng kantimbuhan dahil nasita na ako doon. Konti nga lang tong grocery ko, pero umabot to ng almost 1,300. At dahil 3,000 nga lang yung budget ko, kaya nga sana ang budget ko para dito sa grocery ay 1,000 lang, tapos yung 2,000 ay pang-ulam nga namin. Sinubukan ko naman yung best ko na magtipid kaso hindi talaga kinaya. Tapos binawasan ko pa nga ng pambili ng notebook ni Gia, kaya naman ang natira na nga lang sa pangulam namin sa loob ng 15 days ay 1,600. At dahil sa sobrang tipid ko nga, may natira pa naman akong 700 sa wallet. Yun naman yung pambibili ko bukas ng itlog, hotdog at saka isda. Kailangan kasi talaga naming unahin yung mga bayarin, at yung matitira ay yun na nga lang pagkakasyahin namin para nga sa panggastos. Diyan nga pinaglalagay ko na nga rin yung mga shampoo sa lagayan namin. Pagkatapos ay nag-refill na nga rin ako dito sa mga lagayan ko ng condiments. Uulitin ko nga lang din po pala sa mga nanghihingi ng link ng aking lagayan ng condiments ay DIY lang po ito ng Daddy Gab. Isa din talaga to sa mga kaligayahan ko, yung mag-refill ng ref namin, lagayan ng mga condiments, lagayan ng bigasan. Yung kahit hindi man ganun kabongga at simple lang, pero napakasaya kasi nga kahit papano eh meron tayo. Kaya naman thank you Lord sa blessings. At dito naman tayo siya shoutout. Shoutout po kay Mami Armaline. At yun lang muna mga Parsi at Marcy. Salamat sa panonood. Till next video.